Guys, kamusta? First time ulit na pag-vlog tayo dito sa channel natin. And sobrang naging busy tayo, ang dami nag-message na nag-chat sa akin, nagko-comment sa mga pinapost natin. Coach Ma, bakit wala na kayong vlog? Doon sa second account nyo, gustong-gusto namin ma-update doon sa mga bullies nyo. Well, actually, hindi lang dahil doon sa, siyempre, inaasikaso natin dito. Ang dami rin namin mga ginawa doon sa main channel, sa Master Romero Basketball. Dami nating dahil na ginawa. So, medyo naging busy talaga, pero napag-usapan nga namin, gusto ko i-level up talaga itong second channel natin na I'm trying to find the way habang hindi ako nagva-vlog dito on how can I be more consistent dito para at least pa nag-vlog na ulit ako, hindi na mangyayari yung 1 week wala, 2 weeks wala, diba? I'm really looking forward na maging everyday din siya kasi this is another part of the story na hindi nyo nakikita sa main channel, sabi ko nga sa inyo. So, isa sa mga dahilan kung bakit tayo guys so tumagal na wala tayong vlog dito sa channel na to is because inaayos natin yung mga togs natin. And noong mga nakaraan, I was waiting na dumating yung mga bago nating bullies, exotic bullies, na talaga namang, alam mo yun, sobrang excited ako. So, nung time na yon, parang naisip ko, ayusin ko muna sila. And ayusin ko muna kung paano ko magiging consistent. Pero, ipapakilala ko ngayon guys sa inyo yung isa sa mga hinihintay ko nung nakaraan kung bakit hindi rin ako nag-vlog. So, medyo matagal na siya dito, pero kasi syempre ayoko naman kumbaga ma-stress siya. Pero ngayon, more than 1 week na siya dito, medyo medyo lumapad na ulit kahit papano. Kasi nung dumating siya dito, medyo payat siya. So, medyo lumapad na siya. And mas malakas na siya ngayon. Mamaya paglalaruin natin sa baba. Pero, andito siya ngayon sa kwarto natin. Dito. Pakita natin yung venue. Okay, so guys, dito si Heads. Nagsistay ito yung playing venue. Hintayin niya dun sa baba. Which is, alam ko nakita niyo na yung nakaraan. Dito siya magpapahinga kasi medyo malamig din dito at the same time. So, mas less worries and mas matcha-check ko siya. Kasi, syempre, kakantating lang niya. And at the same time, gusto natin siyang talagang bigyan ng sapat na alaga. So, dito natin siyang muna nilagay. Pero pag medyo okay na siya guys, isasama na natin siya sa ibang dogs natin. So, ito si Heads. Yan, dito siya. Every morning, guys, pinapa-exercise namin yan. Pinapa-arawan natin. Tapos, binawalk natin. Actually, nagulat ako sa isang video niya guys. Ito yung video niya na yun. Yan, actually guys, nagulat ako kasi nung una dumating siya dito, akala ko matamlay siya. Yung like, I mean, hindi siya yung type of dog na like mahilig tumakbo, alam mo yun. Akala ko yung lakad-lakad lang na ano. Kasi sa size niya, nano siya by the way, is I think 9 inches. Pero yung build niya, yung buto niya, yung ulo niya lahat, sobrang, alam mo yun, exaggerated ang laki ng mass niya. So, hindi ko in-expect na gano'n siya bilis sumakbo, hindi ko in-expect na laro siya ng laro, hindi ko in-expect yun. Ang in-expect ko lang, alam mo yun, yung tamang macho lang na parang model lang na naglalakad lang, tapos titingin lang, mga gano'n lang na-expect ko sa kanya. Kaya nung binato ko yung bola, kaya nagulat ako, sabi ko, grabe! Guys, tingnan niyo kung gano'n bilis sumakbo si Hibs. Game. Go! Wow! Ang cute! Heads! Oh my god! Don't do this! Grabe! Ito, conditionin na natin ito. Angel! Ikaw bahala ah. Opo. Conditionin natin ito si Heads ah. Gusto ko yung kasing bilis tumakbo ni Kia Joey ah. Ayan, so syempre, payo naman sa akin ng mga nag-advise sa atin. Huwag ko munang palaparan agad ng sobra dahil bibigyan natin siya ng calcium eh. So papatibayin mo natin yung buto niya. Para at least pag matibay na after siguro mga 1.5 months, 2 months, doon pwede na natin siyang palaparan ulit. Pero hindi naman na siya payat ngayon. Actually, ang ganda na nga ng build niya. So ngayon guys, bababa natin si Heads. Doon natin siya paglalaroin sa baba. Tingnan natin gano'n siya maging ka-active.
Nag-aaway sila ng isa. Sana ano, maging okay sila. Dapat mo. Dati kita mo yung buto ng isa. Ano kulay? Nagagawin ba siya? Hindi siya yung nakanggal. Hindi ko kasi akong yung panayabit eh. Grabe yung shoulders nito. Parang shoulders si Coach Jerry nung kabataan. Nga pala guys, dito sa loob, it's either tatanggalin mo yung chinelas sa chinelas ko. Kasi syempre payo din yun sa atin. Kasi syempre yung chinelas sa ating sunsan tumatapak. Kasi syempre pagpasok dito, madalaan yun na may dalan-dalan na ano. Iniiwasan natin yun. Kaya meron tayong chinelas. Na para dito. Hindi ko lang sinuot. Dito sila naglalaro. Dito namin sila kinukondisyon. So, umaga, tapos pahinga sa hapon. Tapos hapon ulit. Ay, I mean, umaga, pahinga ng tanghali hanggang mga 4 o'clock, tapos 4 o'clock, 5 o'clock. Dito na ulit. Wala na kami. Sige, Angel ang nag-aalaga sa akin. Yun, papis-pis pa. Noong una, di ba ano, sabi mo ko siya rin, hindi makintab yung balayibo. Ngayon makintab na. So, maganda na. Ano yan? Dahil sa alaga ni Angel of Mine. Yeah, Angel of Mine. Angel of Mine. It's... Yeah, okay, so guys, kung napansin yung pangalan niya ay Heads. So, ang iniisip ko yung mga next bullies natin is connected sa mga terms na ginagamit natin pag dumadiet tayo, di ba? So, pag nag-toss coin ka, di ba, heads or tails, so, siya si Heads. Ayan, bagay na bagay din sa kanya. Dahil nagkataon din naman talagang ang laki ng ulo niya for his size and yung muscles niya. So, for a nano, 9 inches, yung height niya. Kasi ganyan yung build niya. Alam mo, sumakto rin yung pala niya na Heads. So, kaya isa nating bully na isa rin sa mga mainstand natin. Pinangalanan ko naman Sure Ball. Siyempre, ginagamit din yun sa mga tayo, di ba? Oh, Sure Ball yan. Dabantayan niya yan, di ba? So, yun, ginagamit din yun. Kaya naisip ko Sure Ball. So, ngayon, kung magtatanong kayo, guys. Siyempre, may Heads. Dapat may tails, di ba, Ben? Ha? Di mo wala yun. Kailangan yun eh. So, syempre, pag pinapili ka, wanyari, dumating sa point, punta ka dito, hindi mo alam kanino ka may pa-partner yung female mo. Kanino ba, kay Heads or Tails, so mag-toss coin tayo. Sila ngayon, guys, papakilala ko sa inyo. Guys, si Tails, bukas sa vlog natin. Ayan. So, nandito na rin siya. Pero, hindi pa natin siya ilalabas. Mas nauna dumating si Heads. So si Tails, siguro mga 1 week pa lang. Naka-recover naman na. Lagi pa rin kami naglalaro dito. Pero sa vlog natin bukas nyo yung mapapanood. And this exotic bully is kung merong pwedeng i-term na parang super functional. Grabe, nano din to. I mean, 10 inches pababa alam ko is nano. So I think he is less than 10 inches. So... He's super functional. Ulit. So he's super functional. And kita niyo naman kung gaano kabilis gumalaw si Heads, 'di ba? Yung kumbaga yung reaction niya pag binato yung bola, takbo, pag binato, takbo ng takbo. So nakasunod siya pero sa papakilala natin bukas na si Tails. Ay grabe. Wala akong masabi doon. Pero bukas na natin ipapakilala si Tails, guys. And I'm just very excited na kabalik tayo sa vlog natin. Nga pala guys, meron akong bagong Facebook account. Ito 'yon. Ayan, i-add nyo ako dyan kasi dyan ko na mas balak na talagang for the bullies para mas talagang dyan tayo pwede mag-usap or pag gusto nyo pumunta. Nga pala guys, pwede mag-visit dito anytime pero kailangan message nyo ako, sabihan nyo ako. Or kapag syempre gusto nyo magpa-stud pero for now, hindi ko pa ino-open si Heads sa public. Kumbaga, I'm just focusing more on alagaan muna talaga siya. Palakasin muna, ibigay muna yung needs niya. Pero,
Anytime soon, baka i-open ko na rin naman siya. Kasi medyo matagal na rin naman siya dito. Parang nakabawi na rin siya kahit papano. Dun sa binyahe niya. So parang magti 3 weeks na siya dito, I think. Simula nung February 26, if hindi ako nagkakamali. So parang magti 3 weeks na rin naman siya. Na nandito siya, almost. Kaya, medyo yan. Nakaka-ano na siya, nakaka-adapt na siya sa environment natin dito. So, sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong rin sa kanya, sabi ko, sorry, hindi ko pa siya ino-open. Pero i-follow nyo ako dun sa Instagram namin, Max Phenomenal Bullies. Sa Facebook naman natin, guys, add nyo ako kasi gumawa talaga ako ng Facebook account para sa mga bullies natin. So, dun, makausap ko talaga. Ako talaga yung sasagot dun. So, ayan, pagod na. Ano? Ha? Pagod ka na. Dito tayo, basa dyan. Heads. Uy! Kasi nung una parang kanina kasi syempre nag-training na siya. I mean, training na yon for him. So, una namin, apat na takbo, babato ko yung bola, babato ni kay Angel, babalik sa akin, that's 2 na, 1, 2, tapos babalik ko kay Angel, 3, tapos babalik ko kay Angel, 4. Siguro mga 3 days sa amin ginawa. After 3 days, dinagdagan ko na yung 4, ginawa ko 5. After 3 days, gagawin 6. After 3 days, gagawin 7. After 3 days, gagawin 8. Hanggang sa tumibay siya ng tumibay. So, syempre, ayoko nang, kumbaga, naghihintay lang sila ng pagkain, lumalapad lang sila. Kasi parang tao, guys, sa training, lalo na sa basketball, pag pinaglaro mo yung hindi sanay tumakbo, pag pinaglaro mo yung, alam mo yun, hindi naman, like, talaga lagi gumagalaw ng pang-basketball, tapos bigla mong pinagalaw ng pang, alam mo yung pinalaro mo sa 5-on-5, makikita mo yung difference nung lagi naglalaro sa hindi. So, sa part nila, I know, exotic sila, mas mababa yung resistensya nila, but I still believe, like tao, na nade-develop yun, na hindi porket exotic, mag-sustain na lang tayo na tanggapin na lang natin na hanggang dito lang sila. So, ako as basketball trainer, gusto kong i-incorporate yung training na yon sa mga dogs. But again, ado pa rin yung, syempre, yung awareness kasi syempre, exotic pa rin sila, hindi natin mawala sa kanila. Pero ayoko rin ilimit yung sarili ko or sila na exotic ka kasi dapat nasa kulungan ka lang, dapat naka-aircon ka, dapat naka-ganito ka, dapat naka-ganito ka. So, I believe yun ay nade-develop through training, through continuous physical exercise. Ayan, kaya ngayon mas matibay na siya kasi guys, nung una siya dumating dito, as in ano lang siya, galaw lang ng konti, hingal, tas upo, hindi siya tumatakbo. Recently ko lang siya na-discover na ay, kain na niya tumakbo. Tas yun, sobrang active na niya. Tas ito, nakita niya naman kanina, di ba? Kaya nakakatuwa dahil nakita ko mismo yung improvement niya na kumbaga na nakuha niya in short amount of time. So, it's just being consistent, pero all thanks to Kuya Angel, yan. Yeah. Thanks din kay Coach Sabihan. Siyempre, Kuya Angel, nasa na si, nga pala, may pumupunta na dito na vet, kasi sobrang dami lang, hindi natin madadala. So, nandito si Doc Nano, na ni-recommend din sa atin yan ni Don Raider na yun daw yung vet na pumunta sa nila. So, di taga dito lang din siya. So, pupunta dito si Doc Nano, siya na yung titingin sa mga dogs natin. Di ba, Angel? Opo. Pupunta na siya? Opo. Siya, titignan niya, check niya lahat. Vaccine, deworming, or whatever na kailangan to make sure na healthy yung mga dogs natin, syempre. Yun naman yung priority natin, di ba? So, ganyan guys, masaya lang ako na nakapag-vlog na tayo ulit. Nandito na tayo ulit, guys. We're back. Namiss niyo ba ako? Namiss niyo ba yung dogs natin? Namiss niyo ba yung channel na to? Ayan. Pero sa main channel, malamang hindi ko na-miss. Araw-araw niyo naman ako nakikita dun. Stens! Stens! So, kapagawa rin tayo ng ganito, guys. Doon naman sa loob, para if ever umuulan, meron pa rin silang space to play. Ganito rin. Ganito style din. Tapos meron ding fake grass. Ganun na ganun. Same na same. Pinakaiba lang doon sa loob. Umulan umaraw. Tuloy-tuloy. So, ayan. Since nakita niyo yung stamina, nakita niyo yung katawan niya, siguro the next weeks or months, makita niyo yung changes. Baka mas malapad na siya by that time. Mas mabilis na siya tumakbo. So, hindi natin titigilan yun dahil gusto ko sobrang maging, alam mo yun, functional talaga sila.
Guys, makita yung si Edge, very compact. And zoom in natin, zoom. It's grabe yung ano, grabe yung muscle. Wide. Ah, good. Dati, nung kumakain po siya, hindi niya gano'n nauubos kasi nanibago nga po dito sa Philippines. Pero ngayon po, sobrang takaw na po eh. Pagpaglapag mo? Paglapag ko na po, ubos agad eh. Ang bole mo ka, Chay. Siya punta, panalbula rin dyan ah. Tatapang ba, Chay, siya rin. Makagamit na pangkalokohan, pwede tayo. By the way nga pala, guys, Heads is only 8 months old. Magna 9 months pa lang siya. So, meron one time, tinry natin mang stud si Heads, diba? Pero sa one of our females naman. So, babalita namin kayo what happened. Pero, chinek naman yung semen niya before siya padala dito. Sobrang active. So, ayan, it's also one of the reasons why hindi ko pa siya ino-open for public. Dami na yung nakakaalam sa kanya, nagtataka nga, hindi ko pa siya pinupost talaga. Pero may mga nakakaalam na na nandito si Heads. Heads! Ito ngayon, lumapad talaga siya, no? Pero control. Tubig nga lang, kala ko ihi. Pero control pa rin kami dito, guys. Kasi pinapatibay pa natin yung ano sa calcium. Pero actually guys, tumibay na. Most especially yung rear niya. Kasi yung rear niya before, pag ganito yung stance niya, umapasok to, nandito. Tapos parang bumibigay nandito. Pero tinan nyo ngayon, no? Yung normal na niya ganyan. Ang angle dati niyan papasok nandito. Kasi yung rear niya nung time na yon napansin ko, mahina. So yung mga kaibigan natin na mas marunong, tinuruan kami. So ngayon parang 2 weeks na siya nagka-calcium. Kuya ano, Angel, 2 weeks. At tingnan guys, nakakatayo na siya ng mas maayos, matibay na to. Matibay na tong part na to. So, tutuloy-tuloy natin. And then kapag sobrang tibay na, buhusakan natin siya, mas palaparin pa talaga. Para kumbaga, hindi mag-suffer yung mga buto niya, baka hindi kayanin kasi yung bigat na meron siya. So isa pa yun, syempre pinapatakbo natin siya, kinukondisyon natin siya. Gusto natin syempre yung kayang-kaya niya muna yung katawan niya. Hanggang sa lumakas, pag malakas na malakas na yung katawan niya, yung buto niya, kondisyon na siya, hindi na problema mag-add ng weight. So basically, pag iniisip ko, parang basketball lang talaga eh. Alam mo, yung training sa basketball, di ba, pag sobrang overweight yung player, pinagda-diet ng coach, pinapapayat, di ba? Tapos parang mas lumakas, mas bumilis. And then, eventually, pag malakas, mabilis na, wala namang problema na mag-add ng weight. So, same din sa dogs. So, akala ko dati, napakahirap isipan ng training ng mga dogs, napakahirap alagaan sila. Pero since I have more than a decade of experience sa pag being a trainer sa basketball, sabi ko, just like human beings, parehas lang. Same logic yung i-apply mo. So, yun. Kung ano, paano ko i-train yung mga players natin. Diba? Same din, gagawin ko dito. And ang difference lang, sa training sa basketball, like 2 to 3 hours a day. Pero sa kanila, like just 10 minutes. Like 10 minutes per training session, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon. Yun talagang maging active sila, mapilitan sila gumalaw. Hanapin namin yung drive nila, pero dito, nahanap ko na. Yung volleyball, yun yung pinaka-drive niya. Pag nakita niya yung volleyball, talagang gagalaw na siya. So para sa kanya, naglalaro siya, pero hindi niya alam, nagte-training na siya, hindi niya alam tumitibay siya. So that's on our part, di ba? And sa ibang dogs, ibang atake naman. Kasi sa ibang dogs, iba naman yung drive nila. Baka hindi bola, baka something na pinipindot, yung sound, di ba? So yun na yung natutunan ko over the past months, simula nag-start ako, kung paano ko sila i-handle. Kaya masaya ako na ngayon, mas medyo confident na ako magsalita sa inyo guys kasi mas may experience na ako. Though konti pa lang, pero kahit pa paano, baka meron pa rin like me na nung 2 months ago na bagong-bago lang sa pagbubuli. So baka yung mga sinasabi ko makatulong sa inyo kasi nagsistart pa lang kayo, di ba? So
sinishare ko lang kung anong alam ko. Hindi ako nagmamarunong guys. Pero basically, my discovery is, they're just the same. Kung paano lumakas ang tao, ganun din sila. Diba? Tayo, as tao, nagpa-vitamins tayo. As tao, kung gusto natin, nag-gym tayo, gusto natin, kumantatawa natin, we eat protein. Kung gusto natin makondisyon, nag-jogging tayo araw-araw. So, basically, it's the same. Okay? Yun nga lang, siyempre sila, kailangan may gagawa nun for them. Kasi tayo naman, as tao, meron tayong sariling decision making, di ba? So, sila, kung walang magtitrain sa kanila, hindi nila alam kung ano yun. So, doon na papasok yung how much do you love your dogs, how much do you care for them. And if meron nun, imposible hindi sila gumanda. Kasi hindi ka naman titigil na hanggang dito lang sila, di ba? And, ayun lang. Masaya lang ako, guys. Sana ako napakita ko pala si Head sa inyo noong una. Nakita niyo yung improvement sana niya ngayon compared nung almost 3 weeks ago nung dumating siya dito. Kasi ngayon niya na siya nakita, ayan na siya. Diba? Pero, di bale, tingnan lang natin kung ano pwede pa niya ma-improve sa mga susunod. Pero basically, ang number one na gusto ko sa kanya is, hindi lang yung alagaan. Kasi pag sinabi alagaan, pakainin mo ng tama, painin mo vitamins na tama, ganyan. Pero kasama doon, gusto ko is, huwag mag-settle sa parang, oy hanggang dito ka lang, sa exotic ka. Katulad niya nung sabi ko sa inyo. Gusto kong tignan, kung kahit exotic, kung tuloy-tuloy naman nang i-ensayo, tuloy-tuloy naman tumatakbo, tuloy-tuloy naman, baka dumating yung one day na parang, yung standards ng pagiging exotic nila, baka tumaas. Diba? Pero, ano yun, patience yun pagdating dun sa trainer naman nila. So, yun. Hindi mo yun magagawa without the love, without the care sa kanila. And now, I'm basically grateful na binibigyan ako ng chance ni Lord na mas maging responsible sa mga bagay-bagay by giving them attention. Hindi man ganun katagal in a day, pero yung makita mo yung improvement nila because of what we do for them is a very, very big achievement. For me, it's more than all of the medals, all of the whatever na pwede nilang makuha as a dog. Dahil, ano na yun, for me, yung care mo is already the top of the line, pinaka-top na pwede niya makuha as an experience habang kasama mo sila. Diba? So if you get a medal together, of course, kasama yun, pero it's really how much you care sa kanila and alagaan sila. So, ayun guys, presenting Heads. Yan. Okay. So, looking forward tayo na mas condition sa next time. And guys, abangan nyo. Yung ipapakilala ko sa inyo bukas. Siyempre kung meron tayong Heads, meron tayong Tails. So, bukas, abangan nyo guys si Tails. Papakita ko sa inyo. Yun, magugulat kayo doon. Promise. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And kung matagal man ako nawala, it's because I was very busy. Pero now, we are working out na magtuloy-tuloy like kung paano yung main channel. Everyday vlog. So, guys, kita kita bukas. Wait for Tails dahil sobrang may excite kayo doon. God bless you.